Sa pagbabalik bansa ng dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes, ang Malacañang umaasang ilalahad niya ang lahat ng nalalaman para mabigyan ng hustisya ang taong bayan. Payo naman sa kanya ni Senador Miriam Defensor Santiago, maging state witness laban kay Enrile. May news to go si Claire Delphine. Tahimik na nagbalik bansa madaling araw noong Sabado si Attorney Jessica Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile na isa sa mga narekomendang kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Matipid ang naging sagot ni Reyes nang tanungin kung anong bakay ng kanyang pag-uwi mula sa Amerika. I'm facing the charges against me. I've always faced it. Pero payo ni Senador Miriam Defensor Santiago kay Reyes na isiwalat na nito ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pork barrel scam. Bakit pa siya bumalik sa Pilipinas kung magpapakulong din lang pala siya? Pinakamagandang gagawin niya ay para absuelto na siya talaga ay maging state witness siya na sabihin lang niya lahat na katotohanan tungkol kay Enrile na boss niya na tumanggap pala. Ayon naman sa Malacañang, dapat ilahad ni Reyes ang lahat ng kanyang nalalaman dahil mahalaga ito para makamit ng taumbayan ang hustisya. Ayon kay Provisional State Witness Ruby Tuason, mismong siya ang personal na nag-abot kay Reyes ng kickback mula sa pork barrel para kay Enrile. Pag-amin din ni Tuason, siya ang nagpakilala kay Reyes at Senador Jinggoy Estrada sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Pero kampante raw si Estrada na hindi siya ididiin ni Reyes. Matagal ko nang kakilala si Attorney Gigi at hindi niya karakter yung matiin. Napakabait niyan, napaka-intelihenteng abogada yan. Sa kanyang pagharap sa Senado noong March 6, sinabi ng testigong si Dennis Cunanan, Director General on leave ng Technology Resource Center, na tumawag siya sa opisina ni Enrile para beripikahin ang ilang dokumento at direkta niyang nakausap sa Reyes. Isa si Enrile sa 27 mambabatas na itinuro ni Cunanan na naglagak ng kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga peke umanong NGO ni Janet Lim Napoles. August 31 noong nakarang taon, nang umalis ng bansa si Reyes sa gitna ng kinasasangkutang kontrobersya. Noong April 1, nakitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause o sapat na basihan para isakdal sa kasong plunder si Reyes, pati ang kanyang dating boss na si Enrile. Noong April 7, inapila ng kampo ni Reyes ang desisyon ng Ombudsman. Giit ni Reyes na labag umano ang kanyang karapatang sumailalim sa due process. Itinanggi rin niyang tumanggap siya ng komisyon mula sa pork barrel ni Enrile. Nagbitiw bilang Chief of Staff ni Enrile noong Enero matapos questionin ng ilang senador ang kanyang kapangyarihan sa Senado. 25 taong naging Chief of Staff ni Enrile si Reyes. Napabalitan na rin noon na may relasyon ang dalawa pero ilang urit na rin itong itinanggi ng senador. Hindi pa raw matitiyak ni Justice Secretary Leila De Lima kung maaaring mailagay sa Witness Protection Program si Reyes. Ang ombudsman daw ang magdedesisyon tungkol dito. Claire Delphine, GMA News.